Madaling araw, nag-iipon ng tubig ang pamilya ni Joel sa Imus, Cavite, na sanay na umano sila dahil taon nang inabot na palaging may water interruption sa lugar. Malaking abala ho, lalo na sa umaga. Yung iba nagtatrabaho, kami ho, papasok sa umaga. Siyempre ho, kailangan namin din ng tubig. Kailangan pa namin mag-ipon sa gabi. Eh minsan ho, minsan, kung ganung alas 11, pagod na ho yung tao. Kailangan magpahinga na rin ho. So, napupuyat pa rin ho kami. Apektado rin ang kawalan ng tubig ang negosyong pet shop ni Mang Jose, kaya masama ang loob niya sa tila walang katapusang water supply interruption. Kailangan nito, merong regular water change. Kasi minsan makakita ka ng konting white spot sa mga isda, water change kagad yan kailangan. Ang problema, hindi namin ma-water change kundi iintayin pa yung gabi. Ang isda tuloy, mga nangihina na. Kaya ang lokal na pamahalaan, naglagay na ng mga poso sa gilid ng kalsada para may mapag-igiban ang mga residente. Nasa dulo kasi ng water supply line ang Cavite ng tubig galing Bulacan. May supply din na galing ng Laguna Lake pero nagkakaproblema ang Putatan plant dahil sa dumi ng tubig. Kaya nagtatayo ngayon ng 4 na modular treatment plant ang Maynilad sa Cavite. Tapos na itong nasa Imus. Ito ang loob ng modular treatment plant ng Maynila dito sa Imus. Sa mga susunod na buwan, kaya na nitong mag-produce ng 4 million liters ng malinis na tubig na pandagdag supply at bawas din sa water service interruption dito sa Imus City. Sa kabuuan, nasa mahigit 22 million liters per day ang madadagdag kapag natapos ang isa pang modular plant sa Imus. Manggagaling ng Julian River ang tubig na ipuproseso sa planta. Itong treatment facilities na to, specifically to address yung mga underserved areas namin sa Imus, Cavite. And then yung sobra po nito, ilalabas din po namin of course dun sa iba pang kalating lugar. Local permit na lang ang hinihintay para mapagana ang planta sa Imus. Yung initial na production nito ngayong summer months ng 2023, so maybe May hanggang latest na hanggang June. And then yung full production po nito mangyayari sa September of this year. Ang sa Bacoor naman, mahigit 20 million liters ang mapuproduce na tubig pagdating ng 2024. Yung direct impact nito dun sa mga customers namin sa Cavite, dahil nga nandoon mismo yung treatment facility, so sila yung unang makikinabang nito. Ang indirect impact ay dahil nga hindi na namin papadaluyong yung tubig mula doon sa existing facilities namin sa Lamesa at Putatan papunta sa Cavite, so hindi na sila makikiagaw or makikihati ng supply. Kaliwat kanan ng proyekto ng Maynilad, matapos ilang beses pinagmulta ng MWSS Regulatory Office dahil sa serye ng water interruption, karamihan sa Southern Metro Manila at Cavite. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.